Hello, magandang araw sa ating lahat mga bro, makabadis, mateits, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ay tuloy pa rin yung aking exploration dito sa area na ito kung saan yung natagpuan na natin yung napagkuhanan nila ng item noong 1980s to 1990s mateits, na ang area na yan ay nahukay nila mateits, na nakarecover sila ng item dito sa area na ito. At yung mapa din na natagpuan natin sa area na yon kung saan yung mismong inaagusan ng tubig na ito, na ang tubig na yan ay nagmula pa sa falls, ay nakita natin yung map doon sa area ng north, at yung coordinate niya sa south ay itong malaking bato na yan. Another itong coordination na naman dito sa area na ito ay ito yung makikita natin na naka-triangulation equal distance nitong mga bato na ito, na may sukat 2 feet to 2 feet ang layo doon, mga tates. Another ito ay 6 feet layo patungo doon, another 6 feet patungo doon, another 6 feet patungo doon. Kaya ang spot ay nandyan sa gitna kung saan yung pabilog na bato sa area na yun, mga tates. At ngayon, ito naman ang ating makikita naman, na ito ay hugis puso, na hugis pyramid din siya, mga tates, na meron siyang hole doon sa kanyang bahagi, na ang hole na yon ay meron din sukat. Kumuha tayo sukat 9 feet patungo sa area kung saan yung mismong deposit na itinago nila dyan sa area na yun, mateits. At ang ating mapapansin din na nakaukit dito sa batong ito ay ito ang makikita natin na batong malaki na ito. Meron siyang ukit na V-shape, at meron siyang slash, one dot, at enter sign, at meron siyang hole na malaki sa kanyang baba, mateits. At ito ang makikita rin na nakaukit dito sa isang malaking bato na yan. Kung mapapansin nyo, yung bato na yan ay nakakod din na bato, na ginawang mapa din siya, na meron siyang enter sign, code C, nagpapawatig, door entrance, portal patungo dito sa mismong deposit dyan sa gitna, mateits. At ito yung malaking pabilog na bato, na coordinate naman nung bato doon sa area na yon, mateits. Another, itong nandito sa taas, mateits, ay makikita natin yan, meron din siyang nakaukit na isang hole at V-shape arrow, mateits. Ito yung ating makikita na V-shape arrow, mateits. Ito yon, naka V-shape arrow siya plus one hole. Mula dyan, mateits, ay kumuha tayo ng sukat 6 feet patungo dito sa kinaroroonan ng deposit. Another, yung ating BBM dito na semi-pyramid na coordination ng boulder doon sa north, ay kumuha rin tayo dito sa naka-pyramid BBM na korteng puso. Ang kanyang hole ay naka-point dito mula dyan, 9 feet layo, eksakto dito sa tatamaan natin yung nakapabilog na bato na ito, at ito ay magiging passageway siya, mateits, patungo dito sa patungo item na nakabaon dito, mateits. At ito pa ang coordination na pabilog na bato, at ito yung sinabi ko sa inyo, mateits, na may nakaukit na slash, one dot, enter sign, plus hole. Ibig sabihin, one deposit in front, enter here, na kinaroroonan ng deposit. At ito pa ang ating makikita dito, mateits, na karagdagan na legit sign na makikita natin. Ito ay mata, at ang kanyang tuka ay nakapoint dito sa area pa rin na kinaroroonan ng deposit. Another, ito pa ang coordination marker, mateits, nung ibon na ito na may mata, ang tuka ay nakapoint dito. Ito yung makikita natin na mas maliit na tuka at mata na nakapoint din dito sa area na ito. At ito ay mapapansin din natin, mateits, naka-arrow din siya dito sa may bato, na may ukit siyang hole dito sa mismong ibabaw. At pansinin natin ito, mateits, ay equal triangulation siya, na may sukat na 2 feet patungo dito, 2 feet patungo doon, kaya ang spot ay nandito. At nakawol na rin siya dito, mateits, rather, nakawol na siya dito at nakalak na rin siya dito, mateits, kaya ang spot talaga ay nandito. Dahil itong korteng C, enter sign, code D ay nagpapahiwatig, portal sign direct on the spot na dito sa area na ito. Ang coordination pa, mateits, ito ay magiging 225 southwest. Ang coordinate na, mateits, ay yung hinukay nila doon sa area na yon, na naka 45 northeast, northeast na siya, at ito ay naka 225 southwest na siya. At ang mga, mateits, na ginamit nila na Mother STM surface trail marker ay yung sangal niya, mateits, ay eksakto rin nakapoint dito sa area na ito kung saan yung triangulation position na bato dito nga na nandito ang kinaroroonan ng deposit na itinago nila. Another confirmation para makikita natin na nakaukit, mga tates, ito yung makikita natin na enter sign Y siya patungo dito, alignment,
at yung arrow niya nakapoint din sa area na yon kung saan yung map sign at boulder patungo sa alignment na tinira nila na naka-recover sila dyan sa area na yan. Kaya yung enter sign, arrow niya patungo dito, eksakto dito Mateits sa magiging passage dito Mateits, another passage uli patungo dito sa mismong center spot digging Mateits. At napakaganda na naman Mateits yung aking na-share sa inyo sa oras at araw na ito na ang natagpuan natin na legit na sign marker na kanilang inukit ay ito ang halimbawa na meron talagang nagkampo ng mga hapon dito nung digmaan ikalawa na meron silang ibinaon dito na iniwan sa ating bansang upir or bansang Maharlika na dito talaga nagsitago yung mga hapon dahil dun sa taas sa area na yon natagpuan natin yung cave na pinagtaguan nila na ang mga hapon ay nagtago doon nung digmaan ikalawa. At natagpuan din natin yung napagkuhanan ng quick deposit at yung tinira nila dito sa area na ito, Mateits. Kaya sa lahat ng Mateits natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sana ay matutunan nyo rin kung paano ako bumasa at magdikod ng mga natatagpuan ko na legit na sign marker na nagpapaywatig na meron ngang nakatago dito sa area. At sa lahat ng Mateits, good luck sa ating lahat. More power to all. Abba, bless all.